Isang magandang araw sa inyo mga katigre. Sa naganap na hearing nitong Martes patungkol sa asukal na itinatayang ang katinsana sa bansa, ibinunyag ni Executive Secretary Vic Rodriguez nitong Martes sa isang pagdinig sa nagbitiw na Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian sa illegal na resolusyon na umano'y nagpapahintulot sa pag-angkat ng 300,000 metriko tonelada ng asukal sa bansa. Sa pagharap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, isinalaysay ni Rodriguez ang mga pagpupulong na nangyari bago ang pagpapalabas ng kontrobersyal na Sugar Order No. 4. Ayon sa Executive Secretary, nasa isang pulong sila sa Malacañang noong 10 Agosto nang malaman nilang nagpasa si Sebastian ng isang resolusyon na nag-aproba sa SO4 ng hindi nola. Laman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagsisilbi rin bilang enkalihim ng Department of Agriculture. Sinabi ni Rodriguez na inaprubahan din ang resolusyon ng hindi isinumite sa CON. Ayla ang plano sa pag-import at hindi man lang nakipagpulong sa Board ng Sugar Regulatory Administration o SRA. Pagkatapos ay inatasan ni Marcos Jr. ang Executive Secretary na tiyakin na ang SO4 ay hindi lalabas at walang puwersa at epekto. Matapos ang pulong noong 10 Agosto, sinabi ni Rodriguez na tumuloy sila sa kanyang tanggapan kasama si Sebastian at nagbitiw sa SRA Administrator na si Herm Nigildo Serafica kung saan hinarap niya ang opisyal ng DA. Hinarap ko si Usak Leo Sebastian at tinanong ko siya kung bakit niya ginawa ang ganoong bagay sa likod ng hindi nalalaman ng Pangulo at S. E isang hindi patas at hindi marangal na paraan, ani Rodriguez. Sinabi niya na hiniling din niya kay Sebastian na tawagan sina Serafica at SRA Board Member Roland Beltran, ilagay sila sa speakerphone at tinanong ang parehong bagay. Ang sagot po niya sa akin, ang naging tugon niya, akala ko po kasi okay na sabi ni Usak Leo, the executive secretary said, recalling Serifica's response to him. Nabi ni Rodriguez na iisa ang sagot sa kanya nina Sebastian at Beltran. Ang tatlo, Sebastian, Serafica, at Beltran, ay nagbitiw na sa kanilang mga pwesto matapos ang gulo sa pag-aangkat ng asukal. O ang pag-aproba ng hindi autorisadong SO4, binanggit ni Rodriguez ang ilang pagpupulong na ginanap sa mga isyo sa pag-aangkat ng asukal. Sa isang pagpupulong noong 4 Agosto, sinabi niya na humiling S. Iyan ang mahalagang plano at draft order para sa iminungkahing 300,000 metriko tonelada ng asukal, bukod sa iba pa, sakaling may pangangailangan para sa gobyerno na gumamit ng isa pang yugto ng pag-aangkat ng asukal. Espesipiko kong hiniling na kung sakaling kailanganin talaga ng gobyerno na mag-import, na mag-resort sa isa pang round ng pag-import ng asukal, hiniling ko ang plano sa pag-import, sabi ni Rodriguez. Tinanong ko rin kung sino ang accredited, at isang sagot sa aming tanong kung ang PITC Philippine International Trading Corporation ay maaaring mag-import sa ngalan ng pang-Indus. Tria at para sa pagkonsumo ng mga asukal sa bahay at sa wakas, kung maaari kaming mabigyan ng draft na sugar order para sa kanilang iminungkahing 300 metric tons new round of importation, dagdag niya. Kinabukasan noong 5 Agosto, sinabi niyang nakatanggap sila ng memo mula kay Sebastian na naglalaman ng rekomendasyon na mag-import ng 300,000 mount ng asukal. Nagpadala ng 2 ng text message ang nagbitiw na opisyal ng agrikultura noong 7 Agosto at 8 Agosto sa Executive Secretary upang magtanong tungkol sa asukal at pataba para sa mga magsasaka. Ayon kay Rodriguez, sinasad. Kaya niyang hindi tumugon sa mga tanong dahil wala pang desisyon noong panahong iyon. Tutuldukan ko muna ngayon ang aking ulat. Shoutout pala kay Cecilia Seis at Papa Leo kasama ba din si Taong Gala. Pati na rin kay Ganamushiki at iba pa nating mga ka-vlogger. Kung nagustuhan nyo at naaliw kayo sa panunood, ay huwag po natin kalimutan i-like ang ating video. Kung inyong mamarapatin maari din po tayong mag-subscribe para sa mga susunod pa nating mga palabas. Marami pong salamat.